Hope by this time nakapag-breakfast na po kayo. Ano po? At ako po, I'm just having mine now. But, okay, let's just proceed to the topic. Napakaganda pong topic. Ito po ay tungkol sa appointment. Sino po rito yung nakaranas na lang na late sa appointment? Number one, ako po ang guilty dyan. Ilang ulit na po. Actually po, isa pong company na in-applyan ko dito sa Makati, kasi alam po ninyo, dito po sa EDSA, pag dumaan ka na po sa EDSA, hindi na po maiiwasan yung traffic pagpasok mo ng EDSA, hindi ba? So, talagang malilate ka nga. Ito po yung time na nakatira kami dati sa Quezon City. Tumira kami sa Quezon City dahil yung kapatid ko nag-aral po sa UP para mas malapit siya dun sa kamag-anak namin, no? So, ang nangyari po, syempre may job interview, ganun-ganun, na-late po ako. Siguro yung pong dahilan ba't hindi po ako natanggap. Rejected po ako doon. Pero proud po ako dahil yung mga pangit na experience na yan, yung mga hindi magandang nangyari na yan, nagagamit po natin ngayon. Appointment. Ang appointment po inililista. Ang appointment ay inaasahan. Ano? Hindi dapat mabali. Ito ay hindi dapat pawalang halaga. Ito ay hindi dapat maiurong, sapagkat pag nakipag-appointment ka, expectin mo, may naghihintay sa'yo o may nag-i-expect sa'yo na paparoon ka sa oras na napag-usapan. Kung yung appointment dito sa lupa ay pinaghahandaan, much more yung tinatawag nating divine appointment. Kanino? Sa King of Kings and Lord of Lords, the Lord Jesus Christ Himself. Yung mga unbeliever, marami pong pilosopo, especially yung mga ateista, sasabihin nila, ayaw kong maniwala sa Panginoong Jesus. Ayaw kong maniwala kay Jesus, ayaw kong maniwala sa Diyos, o sa kung kanino mang Diyos. Ayaw ko. Ateista ako, sabi nilang ganon. Well, hindi ko mo nireject nila yung truth ng Bible. Hindi ibig sabihin yan na hindi sila magkakaroon ng appointment kay Jesus. Lahat po ng tao magkakaroon ng divine appointment kay Jesus. Walang makakaligtas kay Jesus. Maski nga yung umulos sa kanyang tagiliran, makikipag-appointment kay Jesus. Si Poncio Pilato, hindi natin alam what happened to him right after that. He sentenced the Lord para dun sa cross, no? Hindi natin alam what happened to that man right after that. Tahimik ng Bible. Kay Caiaphas, si Caiaphas makikipag-appointment ngayon kay Jesus. Ngayon, ang tanong, pag nakipag-appointment ka ba kay Jesus, siya ba ay makikipag-appointment ka ba sa kanya bilang ikaw na kanyang anak at siya ay iyong savior, o makikipag-appointment ka sa kanya bilang isang rebelde at siya bilang isang judge? Mamili ka. Anong gusto mo pag makikipag-appointment ka sa kanya? Makita mo siya as your God, as your loving God, o makita mo siya as your judge? If you receive and accepted Him, you will have this divine appointment with Him. He is your God. You are His child. You are His beloved child. But if you reject the truths of God, the truths of Jesus, makikipag-appointment ka pa rin sa Kanya. Unfortunately, sa part mo. Sabi ko, unfortunately sa part mo, kasi akala mo nung nireject mo na si Jesus, wala ka nang pakialam sa Kanya. No, makikipag-appointment ka pa rin. Pero, ikaw bilang napahamak at siya bilang judge. Mahirap. Nakalagayan, no? Walang makakatakas sa Panginoong Jesucristo. Pumunta ka man kahit saan. Abutan ka ng kamatayan. Maski ipagsigawan mong hindi ka naniniwala sa Diyos. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng hangal sa kanyang puso ay walang Diyos. Yun ang mga hangal. Diba? So, nakakalungkot na katotohanan para sa mga unbelievers. Kasi sa ayaw at gusto nila, haharap sila sa Panginoong Jesucristo. Okay? Meron po tayong Bible verse dito.
Hebrews chapter 9 verses 27 to 28. Okay, doon muna tayo sa 27, no? And just as it is appointed for man to die once, okay ha? And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Ibig sabihin ng judgment dito ay pagkatapos mong mamatay, saan ka pupunta? Ano ang hatol sa'yo? Remember, pag namatay ang isang unbeliever, sa Hades muna siya. Maghihintay muna siya ng araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom, doon sila haharap sa hukuman ng Panginoong Hesukristo na tinatawag na White Throne Judgment. Sapagkat tayo mga mananampalataya, tayo mga believers, haharap tayo sa Panginoon sa Bema Seat of Christ. Mas maganda yon. Kaya tandaan ninyo, walang makakaligtas. Kasi tingnan nyo sa Tagalog, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. Minsan lang eh. At pagkatapos ay ang paghukom. Kung sinabi dito, minsan lamang mamatay, pues, minsan lamang mabuhay ang tao. Kaya habang buhay ka pa, samantalahin mo yung pagkakataon na makakilala ka sa Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo siya as your personal Lord and Savior. Huwag ka na makipagmatigasan. Sapagkat lahat ng tao haharap sa hukuman ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang makakatakas. No escape. Di ba? No way out. You will face Him sa ayaw at sa gusto mo. Kasi Reo, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. It means, minsan lamang din ang buhay mo. Kaya, make the most out of it by accepting Jesus. Pero tingnan naman natin sa ating mga mananampalataya. Tingnan naman natin, ano naman ang gagawin sa atin ni Jesus? Sa 28. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, wow. Tinanggap natin yan. We believe in that. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Mag-a-appear siya a second time para kunin yung mga naghihintay sa kanya. Tayo po yun, ira-rapture niya tayo. Kaya pag believer ka, win-win solution ka eh. Panalo ka kahit saan eh. Kasi tinanggap mo si Jesus, whatever happened to you, win-win solution yan. Ira-rapture ka ni Jesus Christ. Kukunin niya tayo eh. Ang kawawa yung mga nag-reject ng gospel. Okay, tagalogin natin yung 28 para mas maganda, no? Gayun din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Tandaan niyo yan, minsan din ha. Minsan lang yan. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. May tanong ako, isa ka ba sa mga naghihintay sa Kanya? Or are you one of those who taunted the gospel? Who's laughing at those people sharing the gospel? The choice is yours. You know what? Whenever we preach the gospel or the good news, we don't persuade people. May kalayaan po tayong lahat, right? So, use that. Make the most out of it. Make the most out of your freedom. Magdesisyon ka na ng tama. Receive the Lord Jesus Christ and you shall be saved and your household. So, hindi ka nahahatulan. Tandaan po ninyo, meron pong divine appointment ang lahat ng tao sa Kanya. Believer ka man, ke unbeliever. Haharap at haharap tayong lahat sa hukuman ni Jesus. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Will you please share this video and many will benefit. Because this kind of message are the message that I believe from the bottom of my heart na kailangan marinig ng buong mundo. Sapagkat dito may kapakinabangan, both sa spiritual at dito po sa ating sanctification bilang mga nabubuhay pa na mga tao dito sa lupa. We believe that a life with Jesus is a life full of joy, vibrancy, and meaning. Kabaligtaran po naman sa mga hindi mananampalataya. Puro lungkot, hilahil at kabagabagan sapagkat hindi nga nila tinanggap ang nag-iisang tagapagligtas ng buong mundo, ang Panginoong Jesus. Thank you pong muli and Jesus truly loves us all.